Oh yeah, good morning guys. MUCQ pa rin tayo. Wala na tayong kinukuha na ng income. Ubus ng pera na ipon. So, tumanggap na rin ako ng client. Pero around lang din dito sa Caloocan. Yon sa mga bago lang pala dito sa channel ko. Ako nga po pala si Denmark. Isang tattoo artist. So yun, mamaya mayroon akong darating na client, ituturo, magtuturo ko sa inyo o isishare ko lang sa inyo kung paano ako mag-setup, kung paano ako idikit yung stencil sa balat ng client natin at kung anong stencil solution ang ginagamit natin. Sa mga gustong may matutunan kahit paano, yun, abangan nyo lang mamaya o paano gagayak muna ako parating na kasi si client, okay? Guys, tapos na tayo maligo. Hintayin na lang natin yung dating ni client. Tapos mag-start na tayo dun. So ito nga pala, oh, yung mga nagawa ko na before. Yan. Nandito siya nakatabi. Yung mga lahat ng tinutuwang ko, ito po siya. Ayan, nakatabi lang po siya dito. May short pa. Babalik tayo. Peace. A few moments later. O yun, nandito na sila, no? Yung mga magpapata to, kakain muna sila. Oo nga, si Kati, saka si Didi. Buti na lang mangiti. Natanong nila ko, seryoso daw itong vlog ko. Seryoso naman talaga to, eh. Di lang halata. Ayun, kakain lang sila. Tapos habang kumakain sila, magagawa muna ako ng design niya. Kasi freehand lang natin. So, yun. So, yun. Gagawin muna natin yung design niya. Kasi yung design niya, alibata. Didi, pwede may tanong design mo? Design mo pati nga. Ito drawing ko lang. Ayan. Ano ibig sabihin nito? Move forward? English yun ah. Yung sa Tagalog, anong tawag doon? Abante. Siga! Ano yung punctuation mark? Life goes on. Ito yung design niya. Alibata. So dahil walang open ng mga computer siya para magpa-print, so tayo na lang gagawa niyan. So ang gagawin muna natin, ganito. Kunin natin yung size. So ayun na siya ngayon. Ginawa natin, binolpen na natin para mas malinaw na yung detalye mismo ng design. So next step na tayo, ha. So yun, nagawa na natin yung design. Nag-drawing na natin sa papel. Ngayon naman ang gagawin na lang natin. Mag-setup naman tayo. Papayita ko sa inyo kung paano ako mag-setup ng station ko. So, tignan nyo to guys. Yun, ito yung paano ako mag-setup ng station ko. Okay. Petroleum. Yung pedal natin. Cord. RCA cord sa ipang machine. So, yun. Ang gamit kong machine ay rotary na direct drive na AVA. Dahil ito naman ang gagawin natin. So, isang machine lang gagamitin natin. Tapos, ang ating grip. Okay. Tapos, ang power supply. Dito
Ayan yung mga ginagamit natin sa tattoo natin. Ganyan ako mag-set up, nakaayos siya. Siyempre kailangan lahat malinis. Sanitize lahat ng gamit natin. Number one yun. Kasi mahawak tayo ng balat. Sumusugat tayo ng balat. Thousand years later. Medium na gagamitin natin ito is liner lang, liner. Gagamitin natin ay ito. 13 RL. So ayan. Gagamitin natin. Ito, bigay ito ni Sir Choco sa akin. Nakagrupo ko sa pain. Salamat dito ka pa. Ngayon ko pa lang siya magagamit. Yellow. Red. Deep magenta. Pink. Country blue. Green and lime green. Tapos orange. So ayan, yan yung mga kulay na gagamitin natin. Lahat yan ay Star Bright ink at isa lang yung Radiant. Ngayon, yun pala ito. Sabihin ba namin, parating po tayo na ink na galing UK. Yun ay yung French Touch Colors. Mamaya, ipopost din natin yung picture niya mamaya. Sa dulo para makita nyo. Coming pa lang siya dito sa Pilipinas. Yun na igawa ni Sir Tony Links na galing po sa UK. So hinihintay lang natin siya i-ship. Pag dumating yun, sige, unbox din natin yun. Tapos ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang kulay ng brand ng ink na yun. So yun, set up muna tayo. Turo ko naman sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ko mag-set up ng needle. So number one, syempre, kailangan mong mag-calcul ng kamay. Lagi yan. Every time na may gagawin tayo, tahawak na tayo ng mga needles at machine, kailangan natin mag-alcohol. Tapos, saan tayo? Mag-gloves. Huwag natin kalimutan lagi na mag-alcohol. Laging cleans ng kamay. Kasi, yun ang pinaka-importante. Huwag na huwag po natin hihipan to, ha. Kung mga merong gumagawa dyan, hihipan to, huwag na huwag po natin gagawin yun. Suot nyo lang siya ng yan ito. So, hindi pa naman din ako ganun gagaling magtato, pero ito kasi yung tinuro sa amin, nag-seminar kami sa DOH. Last afternoon, pag-suot mo ulit ng gloves, nag-alcohol ulit ako. Alcohol ulit. Lagi po yan. Saan natin nahahawakan itong needle. Ngayon, sa paggamit ko naman ng needle, bubuksan ko lang siya. Pagbukas na ganyan, yan, kunin natin. Kita nyo, ha? Huwag nyong hawaan tong pinaadulo ng needle. Ibe-bend lang natin siya ng konti. Konting-konti lang. Ayan. Tapos, ito rin, kunin natin yung tip. Yung tip, huwag mo siyang hahawaan.
Kung maaari, isuot mo siya sa grip nang hindi mo siya nahahawakan. Ayan. Okay. Ayan. Puso mo na ang puso. So, ngayon, higpitan lang natin siya. Para hindi gumalaw. Saan natin kukunin itong needle? Tandaan lang natin siya, susuot. Ginagawa ko lang, kinakalug ko lang na gano'n. Kasi iwasan nyo na matusok to sa dulo. Kasi bumubuka siya, may tendency bumuka. May tendency bumuka yung needle sa dulo pag tumama siya. Kasi sobrang lambot lang ito. Saan natin lalagay dito sa machine? Ito lang mag-setup ng machine ko sa liner. Yung labas ng needle niya, ganyan lang. Medyo mahaba kasi floating tayo eh. Saan natin gugama? So yun. So yun, after mo mag-setup, tatanggalin mo ulit yung gloves mo. Hindi mo na pwedeng ulit gamitin ito. Nagamit ko ulit ng panibagong gloves para sa susunod gagawin mo. 2,000 years later. Huwag na huwag po natin kalimutan na mag-alcohol ng kamay sa tuwing magsusunod po tayo ng gloves. Sprayan natin itong part na lalagyan po natin ng stencil ng alcohol. Bakit ina-alcoholan ko? Kasi para mas maging madikit yung stencil solution natin. At ito yung stencil solution na ginagamit ko. Ito, sariling timpla ko lang ito. Baka susunod na darating na mga video natin, tuturo ko sa inyo paano magtimpla nito. So yung maglalagay ka lang ng konti sa amay. Irarab mo siya sa alat mo, sa amoy papahid, sa balat. Yan. Papahid mo siya na ipapahid hanggang sa parang mag-dry siya ng konti. Huwag nyo ilalagay yung papel na wet pa yung stencil nyo. Kasi may tendency kumalat yung pinaka-stencil na ididikit nyo. So, i-rub nyo lang siya na parang magdo-dry na siya. Ayan. Hayaan nyo lang siya. Paipayan nyo ng konti. Ganito lang yung akin ha. Sineshare ko lang sa inyo kung paano magdikit. Pero may sarili rin kayong paraan kung paano magdikit ng stencil. Eh, mas okay din yun. So, ngayon kukunin natin yung design. Ito yung design niya. Papaganyan natin siya. Saan natin? Didikit. Ayan. Ayan. Pagkadikit niyan, kukuha tayo ng tissue. Para yung mga basa-basa sa gilid, punasan natin. So ayan, patuyin lang natin sa dito ng kahit mga 30 seconds or 15 seconds. A few moments later. Tanggalin na natin. So ayan na yung lapat ng stencil natin. So, check na guys. Ayan.
natin yung tattoo ni Ma'am. Nag-inisenta siya sa tattoo niya. So, tinuro natin. Sana may natulog kayo sa ginawa sa tinuro sa inyo at paano sa mga senior ko, kung paano mag-set up, kung paano mag-dikit ng stencil. So, yun. Sa mga gustong mag-share ng ibang way sa pagtatato sa akin, kasi baguhan lang din naman ako, okay, may yung mag-comment na sa comment section at babasahin po natin yun at ma-appreciate ko po yun dahil yun din po, hanggang sa ngayon eh, nag-aaral pa rin naman po. So yun, sana marami kayong napulot din na kahit konting aral man lang sa mga tinuro ko. Hanggang sa susunod ulit. Huwag nyo kakalimutan po na mag-like, comment, subscribe dito sa channel ko at hit the notification bell para sa mga susunod pa natin videos. Peace!